So far, May 18, handang-handa po ang ating mga ospital. Ang basehan po nito ay ang mga dedicated COVID-19 ICU beds. Ang occupancy rate po ay 12% lamang, 12%. In real numbers, 141 out of 1,155 ICU beds for COVID-19 nationwide. Mababa po yung occupancy. Number two po, yung ating mga COVID-19 beds na hindi sa ICU, out of 10,356 nationwide, ang okupado lamang po ay 14%, 14% at 1,435. Ito po ay consistent sa nakita na rin po ng World Health Organization na yun pong KP2 and the KP3 variants. Yun po ang tawag namin sa flirt kasi baka hindi ko tayo seryosohin ng taong bayan pag landi ang sinabi pag flirt eh. Kaya KP2, KP3 ang ginagamit namin. Yun pong occupancy is mababa. Ibig sabihin po, mild yung mga kaso. Tumataas po ng bahagya ang number of new cases. Yung linggong nakaraan po, ang ating nireport ay 125 cases average per day. This week po of May 14 to 20, 202 po. Paliwanag ko lang po, Your Honors, na noon pong simula ng taon, 2024, ang average per day natin na new cases, 500. Noong Mayo 2023, ang average new cases natin, 1,750. Pero wala po tayong nakita na delikado noong time na yun, as wala rin tayong nakikita ang delikado sa panahon ngayon. Your Honors. So tinitiyak ba ng DOH, Madam Chair, na hindi na natin may experience yung 2021-22 level na COVID? Thank you. Or no na lang po? Yes po, tinitiyak po namin. Kasi sa balita, yung flirt variant, though for the information of the general public, it's not a situation where we should panic, but it's a situation where we should be prepared. Nakita rin natin sa balita na ang ginawa nga na one of the steps is actually border control. On a personal note, Madam Chair, maganda pakinggan yung border control, but it's not easy to implement dahil 80% ng may COVID ay walang sintomas. Doon sa 20% na magkakasintomas, 80% are very mild that sometimes you can't feel it. Pangalawa, malamang kasi with the behavior, the usual behavior of a virus that would constantly mutate, medyo kumalat na yan. Bottom line is, tama si Kong Stella. The preparation should go back to either vaccination if an updated version is available. But more importantly is pneumonia, flu vaccines, and the medicines for whoever will need it. So my question in relation to Kong Stella's question is, pwede bang maghanap na ng pondo ngayon ng Department of Health para naka-preposition siya para kung may mga pasyente na i-admit because of COVID, especially the healthcare workers and the immunocompromised, yung mga gamot nila at yung hospitalization nila ay dapat libre or i-provide ng department. Can we get your assurance from there? Madam Chair, as of now, we are collecting the savings of DOH, which meron naman. We can use that. But before that, maybe can I ask OIC Asik Albert is the one on the new variant of the COVID? Yes, OIC Albert. Thank you, Madam Chair, Honorable Garin. Exactly, we agree po. No? Sang-ayon kami sa sinabi ng former Secretary Janet Garin ng Department of Health at sa mga tanong na napag-usapan na meron pong pera at mali po yung headline na walang pera para sa bakuna. The flirt variant is a mild variant. Wala po siyang severe cases. And in fact, wala pa pong bakuna. Pero, teka muna, kahapon, sabi ng Bureau of Quarantine, they have announced heightened alert. Now, why can you say now it's a mild variant? Madam My Chair, goodness, why would you say it's a heightened alert? Madam, this is a precursor to lockdown na, heightened alert eh. Then you will tell me now that it's a mild variant? Madam Chair, mas maganda pong marinig natin na alert po ang ating Bureau of Quarantine kaysa sabihin po natin na sila ay natutulog. Ano man po ang variant, lagi pong alerto ang Bureau of Quarantine at yan po ang posture nila. Yeah, alert.